aking cinnamon dates rolls. See? Hello, magandang araw po sa inyo lahat. At maghahatid ako ng isang recipe, gagawa tayo ng rolls. Ito yung cinnamon dates rolls. Okay guys, so ang gagawin kong instead of cinnamon rolls lang siya, lalagyan natin ng dates prunes. Yung ganito guys, oh. Yaran, ito. Ayan. Ito, dates. Ang gagawin ko dito sa dates, guys, ito, galing pa ito ng Kuwait. So, ito yung pasalubong na aking kapatid na galing sa Kuwait. Ang gagawin ko dito, tatanggalin natin yung buto. So, maglalagay lang tayo dito ng, kailangan lang natin dito ay isang cup nitong prunes nito ng dates. Okay, guys. So, ito yung ating mga ricado. Here are the ingredients para sa gagamitin nating cinnamon dates rolls. Sarap. Okay, umpisahan muna natin sa mag-activate tayo ng yeast. So ito ang ating mga gagamitin. Okay guys, ito yung ating gagamitin. Gagamit tayo ng 2 cups ng evaporated milk. Yan. Tapos meron tayong 1/2 cup ng white granulated sugar. Ito. And then meron tayong 1/2 cup ng butter. Gawin natin dito, imemelt natin. So tutunawin natin yan bago natin isama sa ating milk. Tapos meron tayong ito, ay yung aking gagamitin yeast. Dried yeast, bali ang isang pack na ganito guys is 1 tablespoon. So, gagamit tayo ng 2 tablespoon. Okay? Pisa na natin na pag-activate ng ating yeast. Okay guys, iinitin ko lang itong kuwan natin. Evaporated milk. Huwag masyadong mainit. So ano lang, mga lukewarm lang siya. Maligam-gam. Habang pinapainit natin yung ating milk, isabay ko na ito yung ating butter para ma-melt siya. So dahil mainit na siya, patay na natin yung stove. Okay, tutunawin lang natin siya. Okay guys, using this bowl, transfer na natin yung ating pinainit na milk. Okay guys, para malaman namin yung temperature, dapat touch lang natin na ganun. Pwede na siya. Hindi siya masyadong mainit, maligam-gam lang siya. Now, ilagay na natin yung sugar.
spoons. Kukuha lang tayo ng 1 cup niyan, alisin natin yung buto. Tapos meron tayo ditong unsalted butter, 3/4 cup of softened butter. So meron tayong 2 tablespoon ng cinnamon powder and 1/2 cup ng brown sugar. Yan yung ating fillings. Habang inaantay natin yung pagpapalasa dun sa ating dough, gawin muna natin yung fillings. So ilagay ko na to yung ating dates na hinimay-himay. So imas lang natin guys, durugin natin. Yung ating sugar, yung cinnamon powder, butter, so mix lang natin mabuti para mag-blend, para mag-combine lahat. Ito guys, dahil malagkit siya, lagyan ko ng hot water, 2 tablespoon lang, para mag-moist siya at lumambot ng konti. Ayan. Ito guys, pag hindi kayo maglalagay ng dates, kasi ang dates prunes ay matamis na siyan. Matamis na yan. Dapat ang ilalagay ko dito is 1 cup ng brown sugar. Dahil matamis na yung ating dates, so binawasan ko yung measurement ng 1 cup na sugar, ginawa kong 1/2 lang siya. Kasi ayoko ng sobrang tamis guys. Tama lang yung moderate, napapapak mo siya. Okay guys, tapos na yung ating fillings. The next to do is the frosting. Okay, set aside muna natin. For frosting naman guys, meron tayo dito. Ito yung vanilla natin, gagamit lang tayo ng 1 tablespoon ng vanilla, unsalted butter, mga 3 tablespoon to guys. So 1/4 yan nung isang bar ng unsalted butter. So meron tayo dito 1/2 cup ng cream cheese to guys. Is dapat malambot na siya. And then 1/2 cup ng granulated white sugar. At meron tayong cup ng evaporated milk. Ito yung ating pang frosting. Okay guys, ang next natin gagawin ay yung ating frosting. So lagyan na natin to butter, unsalted butter, sugar, yung cream cheese natin, yung ating evaporated milk. So maglagay tayo ng vanilla flavorings. We're gonna add 1 tablespoon and then mix all together to combine all the ingredients. Okay guys, ang paghahalo ng nito, kung meron kayong blender, pwedeng blender para mas mabilis ang paggawa nyo ng frosting nyo. Pero okay lang yung ganito. Ayan, tapos na yung ating frosting. Didrizzle na lang natin yan mamaya pag natapos ng maluto yung ating cinnamon dates rolls. Okay, set aside muna natin. After 1 hour, ito na yung ating dough. Pabiyak sa kitna. So, kailangan malinis ang ating kamay. See? Oh, yan. Lisin natin yung hangin niya. The next, meron ako dito ng ano. Dito ko ininid siya. Ayan. So, lagyan natin ng flour. Then, ihulog na natin yung ating dough. Yeah. So, masahin natin. Inid natin. Kailangan fold. Fold lang natin na ganyan guys. Kaya gayon. Pwede rin ganyan. So, gamitan natin ng rolling pin. Lang guys, rectangle siya, pahaba lang. Yan, pwede na to guys. Yan, that's good. See, tapos ilagay na natin yung ating fillings. Ito yung ating fillings kanina. Guys, may nanonood sa akin dito, supervisor ko. Actually guys, ang paggawa nitong fillings, kailangan hindi siya masyado matamis. Tama lang, katamtaman lang. Kasi yung ating dates is matamis na yan. Spread lang natin na ganyan. Madali lang gawin to guys. Mga beginners, to gusto yung matuto ng pagluluto ng cinnamon rolls, panoorin yung video na to guys. Maraming klase ng pagluluto ng cinnamon rolls. So, diskarte lang yun ang gumagawa. Kaya dapat ang fillings yung ay mamasa-masa. At maglagay ng ano, tuyo. Kasi pag binake nyo na yan, hindi siya natutunaw guys. Ganun pa rin. Mas maganda yung imo-moisten muna yung palaman. Yan.
Yun lang. Oh, that's it. We're done. Tama lang kami siya, guys.
ng combination ng kanyang frosting. Mas masarap ito guys kapag nilagay natin sa ref, i-chill natin sa ref. Sobrang sarap siya. Sana magawa niyo rin ito sa bahay ninyo. Napakadali. Kung gusto niyo matuto ng recipe na to, panoorin niyo lang yung step by step na proseso ng paggawa nitong cinnamon dates rolls. yung typical na pagluluto nito, cinnamon rolls lang siya guys. Pero ito, nagsarap. Okay guys, hanggang dito na lamang. Sana nagustuhan nyo itong sinare ko sa inyo, ang aking version kung paano gumawa ng cinnamon dates rolls. Okay guys, kung bago ka dito sa aking channel at pinapanood mo itong aking video, huwag kakalimutang mag-subscribe down below and also hit the notification bell para sa ganun, manonotify ka in case na mag-upload ako ng mga panibagong recipe dito sa aking channel. Okay guys, thanks for watching. See you again soon. Bye-bye.